Pero nung oras na, di pa tayo magsisimula? Tol, paano ba tayo magsisimula? Wala pa tayong guest eh. Eh, ha? Walang guest? Nakala ba kinontak nyo na si Ivana? Kinontak ko na nga. Ito, sumagot. Tingin. Hindi si Ivana yan, hindi si Ivana Alawi. Hindi si Ivana yan, tol eh. Sino Ivana ba? Alawi? Ah, akala ko si Trump. Tanga, Ivanka yun. Bubom. Hindi nyo nilalinaw. Ano yan? Paano na? Sa tagilap ng guest niyan. Uy! 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 Ilaw! 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 Ilaw naman po tayo! Hirap naman yung ganyan. Ilaw naman po. Ilaw! Ilaw! Napatid lang, boss. Guys, sorry kasi kasama ko. Napatid yung ilaw nung ano eh. Hindi, first day ko lang, boss. First day lang. Ano ba naman yan? Ito na, sir. Mabilis na to. Kasi ako malalagot sa boss natin yan. Ito na, sir. Lagi kinakitang sinasalo. Ano ba? Ayusin mo naman. Boss, hindi lang naman to. Binibigyan kita ng pagkakataon magkasama. Ayos na, sir. Ako, ay. Ayan. Ito naman sa'yo. Ito lang yan, boss eh. Itong bago natin pili. Ano, sir? Alam mo, parang may kabukha tong artista. Oo. Sino, sir? Sikat yun eh! Si ano? Si Carla Estrada. Yung lalala rin ito. Hindi macho o guwapito, kami ang iyong paborito. Mukhang mga bandido, pero kami ang bida dito. Dito's tonight. Mula sa bagong tahanan ng mga taong walang magawa, maghanda ng makiliti at gumiti, ito ang Tito's Tonight! Mga katito, tita at mga pamangkins, nako, nakita nyo naman, talagang level up na ang show natin dahil ang guest natin ngayon ay bigatin mga tol, ha? At binigyan pa tayo ng oras sa hindi ng schedule niya. Ako, isang showbiz royalty ito, mga tol, ha? Mga tito, ha? Hindi, alam mo, pare. Sobrang saya nito, papi. Kaya, syempre, dahil nga, akala nyo naman, forget Tito's Tonight, di ba? Hindi tayo nakakatanggap ng ganyan, di ba? Para sa mga tito natin, ito na yung panahon na yun. Ipakita nyo ito sa mga asawa nyo, sa mga girlfriend nyo. Para malaman nila na wholesome ang Tito's Tonight. Oo, malinis ang mga pusila at ang mga puso namin. Ay, nako, kukulit nyo. I-welcome na natin ating guest na isang blockbuster actor, recording artist, celebrity endorser, at successful entrepreneur sa edad na 24 years old. Walang iba kundi si Daniel Padilla! Thank you. Salamat naman at napaunlakan mo kami na bigyan ng oras ang aming maliit na hindi naman. Walang ano at mga matatari kong kaibigan ang mga kasama na dito. Para naman dun sa mga fans na katulad din ng karamihan, pagkano tayo slam book question mo lang. What is your motto in life? Motto in life. ano ba? Ano na yung paborito mong ulam? Mechado tayo dyan, tol. Mechado. Ano nga yung mechado? Baka kaldereta. Baka yun, tol. Baka. Tapos may patatas. Mismo. May cheese. May green peas. Kaldereta yun yung... May cheese. Ito yung mechado. May queso. Kaldereta yata yung sinasabi ko. Yung may queso? Mechado ata yun. May queso. Tapos spaghetti yun. Wala ngayon. Ginulo na natin kung ano ba talagang mechado at kaldereta. Spaghetti. Minudo, apretada. Speaking of... paborito mong ulam. Ano yung mga sinusuot mo pag natutulog ka? Asking for a friend. Basic lang, tol. T-shirt lang. White shirt lang, gano'n. Tapos, tamang pajama, gano'n. Pajama? Oo, kapag... Hindi ka nagpa-boxer. Pag yung patulog na ako, tanggal pajama na tayo. So, boxer or briefs? Boxer briefs, tol. Ay, boxer. Mabalik tayo sa paborito mo. Ano paborito mong ginagawa pagka wala kang... taping or shooting. Bye, sound trip, road trip, mag-motor. Ay, mag-motor ka? I don't know. Ano yung pinakamalayo mo narating nung motor? Hey, Isabela. Sa, ano, sa gubat sa shoot natin. Sa circle. Pumupunta kami sa Infanta, yan, sa Quezon. Doon sa, anong tawag doon sa, ano na yun? Bituka, Marilaki.
Marilake, oh, tama, tama. Trivia, ano sabi ng Marilake? Paano ibig sabihin? Marikina, Laguna, Quezon. Lalaki. Marilake pala. Marilake. Marilake. Paano kasabay? Ako, iniisip ko lang, nautusan ka pa ba ng nanay mo na magwalis? Actually, never niya naman ako inutusang magwalis ng airmat ko. Ano mas madalas kasi siguro? Ginagawa ko ng kusa yun. Ako kasi ano eh, ayoko yung... Pinagtimla ka naman ng iced tea? Ayoko yung nagugas ng pinggan, pare. Ikaw ba, ang pinakaayaw mo na gawin? Yun, pinakit hindi ko trabaho magugas ng pinggan, pare. Saka hindi rin ako maiging maglaba yung gano'n. hindi ko nakasanayan yung gano'n. Mas more on paglilinis ako ng bahay dahil medyo OC ako sa gano'n, pare. Mismo to. Saka hindi ka makapagpahinga pag magulo yung bahay mo. Parang yun ang ano eh, with istorbo sa mata eh. Sabihin ko nga sa asawa ko yun. Gusto ko pang lilisan yung bahay namin, pare. Depende. Ano saan ba yung bahay niya? Ako din, magulo yung buhay ko eh. So, alam natin na si Daniel ay, ang nickname niya ay DJ sa mga... DJ, ah. Oh. Bakit ba DJ? Dahil? Daniel John. John Ford Milina. Hindi pa na yun, di ba? Alam ko yan, siyempre, Andrew. Alam ko yan. Peach, paano ko ano? Sino ka bago ka mag-artista? Bago akong mag-artists. Babanda ako. Isang mula mag-banda. Ayun, kasi mga pinsan niya may banda. Yung Hilera. Oo, oh, sila Chris, si Bobby. Bahay yeah. Na mag-dati sa Laguna. Yan, mismo. So, pati utol ko kasi, airpat ng utol ko si Naldi, Orient Pearl. So, doon kami lumaki sa household na puro musika lang, pare. Oo, oh, so, utol ko, lumaking... Mahusay magsulat, mahusay maggitara. So, dream idol namin Oasis, pare, di ba mag-utol din yun. So, gusto uy, namin mag... Blur ako eh. Ay! Oh no! Dati, ganun dati. Oo, may video, pare. May laban ng Oasis sa double. So, yun. Hindi ko na kasi naabutan yan. One Direction, di ba? One Direction na. Sino yung ano dyan sa One Direction? Eddie Pellegrino. Maksurban? Maksurban. So doon sa household na yun, paano ka bilang estudyante? Mahirap. Estudyante ba to? Estudyante diba kasi mayroon tong stage ng life niya na... Elementary. Estudyante siya sa Tacloban o estudyante siya dito sa Maynila? Pareho siguro. Alam mo nung nag-aral ako sa Tacloban, ha? Ayos. Research, research. Hanggang grade 4 siya eh, oo. Alam yun, tol. Alam yun. Base dati pa. So anyway, nung mga anak ko yung airmat ko, nag-desisyon siyang pumunta ng Tacloban at doon kami mag-stay. So nag-aaral ako ng dalawang taon doon, grade 3 and grade 4. And para best time din yun dahil itong experience yung may mga peryahan sa malapit sa bahay namin. Yung mga ganun ba. So, nanalo na akong plato doon, brad. Nanalo sa ulo ko nang wala kasama? Nung mga panahon ba na yon naisip mo na na magka-artista ka o hindi wala pa ang kitas? Wala, pare. Bumalik na kami ng Manila. So, nag-aaral man ako dyan sa may Makati. Sa Jose Magsaysay Public School, doon ako graduate. Sabi mo, di ba nag-aaral ka sa parang public school dito? Di ka ba parang na-pressure nung bata ka noon? Kasi, syempre, padilya ka eh, di ba? Oh, and hindi ko naman gamit yung apelido kong padilya to. Nung, ano na yun? So, wala naman silang idea. Anong ginagamit mo? Ford talaga. So, ayun nga, nung nag-aaral ka, trip mo na ba mag-artista noon nung pagdating mo dito sa Manila? Hindi. Hindi ba nakita sa mga kamag-anak mo? Uy, parang astig yung ginagawa nila. Hindi, dahil nakikita ko siyempre sa airmat ko. Pero hindi talaga sumahid sa isip ko mag-artista ako. Pero pinag-audition niya ako nun sa mga kumikomersa. Alam mo yung ganun. Pero wala tol, sablay. Dahil siyempre, bata ka naman doon. Tsaka awkward pare. Dahil medyo awkward ako sa camera. So, tsaka nag-ganun talaga eh. Parang akala kasi nung mga tao pag-artista ka pa, makapalagid yung mukha mo. Yung iba dyan talaga nila. Tinignan kita eh, baka parang mukha pa. Anyway, yun. Hindi talaga, hindi. So,
So kailan officially nag-start na pumasok sa showbiz? Marami pa akong mga audition na tinatakbuhan nun to. Alam na airmat ko nasa audition no? Pero mabatsi ako pagdating ko. Parang yan yung pinapatulog ng tanghali. Oo, oh, ganun lang. Ganun. Anong nasa loob ng mga panahon? Wala, gusto ko lang mag... Pinipilit ka mag-artista? Wala, wala pa ano. Dahil siyempre, ilang taon lang ako. Pari, 13, 14. So, gusto ko lang tumambay sa labas, sumama sa mga kaibigan ko. So, alam mo, wala pa yung trabaho sa isip mo. So, paano pumasok bigla na parang nakita ka rin ni Tito Dogs kay Hano, di ba? Hindi, anong pa yung pare, baby pa lang ako. Nakita ka na sila? Dahil, no? Siyempre, tagal na rin artista ng Airmag. So, baby pa lang ako, nakita ako ni Tito Dogs. Kilala niyo naman si Tito Dogs, pare. Binabasa, pinangako niya sa Airmat ko na pagka dating ng 14 ng anak mo, dadaling ko sa Star Magic, Mr. M. So, pagkatuting ko talaga ng 14, dinala niya talaga. Talagang nakita kami, dinala niya ako kay Mr. M. Pero bago mag-14, Dij, 13 ka, kina-countdown mo na ba yan? Parang... Wala akong idea sa ganun. Chef, pupordin na ako. Dadalhin na ako sa Star Magic. Hindi naman talaga siya parang inano sa bato ng pagdating mo ng 14, dadating si Tito Dogs dito, susunod ka. Wala namang ganun. Wala namang may propeta. Wala ako, parang prophecy eh. Diba? Hindi naman ganun. Parang sa process yung open gates, yung open gates. Kaya na, magkaka-powers ka na. 14 ka na. Sa birthday mo. May ilaw na. Hindi naman siya, inong fire. Basta ganun lang. Anyway, nakuha na, basta to make the story short, nakuha nga ako para dun sa first show na ginawa ko. First show mo? Yun, yung gimmick. Tama. Pare, ito yun. Pagkakuha sa akin, nung natanggap na ako. Nung pagkakuha ba sa ilang at kagano? Dinala ako sa table ni Mr. M. Para lang sumeryoso, pagkatapos nun to, dinala ako doon. After 3 days, pumanaw si Tito Dogs. Ah, talagang ano talaga siya? Doon pa ako inaanap sa wake ni Tito Dogs nung Star Magic. Kasi walang number namin ni Mama. So, pinuntahan pa kami ng Star Magic doon sa wake at doon nag-usap yung airmat ko. Tsaka, napili daw ako doon sa... Si Tito Dogs, maraming bagay yung sa industry. Oo, manager ng malalaking artista yan. Research yan, mga kabataan. Oo, kailangan nyo malaman yung mga yan. Si Tito Dogs yun, sa Tito Dogs. Ba't kaya hindi ako na-predict ni Tito Dogs? Hindi kayo nakita. Madilim. Madilim masyado, mausok. Na-indip, naka-indip si Tito Dogs. Kung napadaan ka, na-indip si Tito Dogs nun. Hindi, alam na natin, siyempre, galing ano tayo, gimmick, Jimmy. Ano pa mga shows nun after? After gimmick, kasi growing up kami doon. Kami unang nagtambal ni Catherine. Pero after gimmick, dapat lilipat ako sa kabila, no? Growing up, and then after that, para ituloy yung career, binigyan ako ng pagkakataon na mag-audition for the last time. Kasi bala kong mag-aaral na talaga muna doon. Gusto kong tapusin muna yung pag-aaral. Nakuha ako. Kasama ko si Catherine sa growing up. And then after growing up, Princess and I. Pero wala pang spark doon time na yun. Parang magkakatrabaho pa lang kayo. Anong spark ba? Parang love at first sight. Hindi, siyempre to. Maraklaro na yun si Catherine. Tsaka matagal na sa industriya. Maraklaro sa TV. Bago kayo tuloy ito. Kasi akala ng mga bata, porkit artista ka, kamag-anak ka ng artista, eh, madaling makapasok. Ito, nag-audition pa, may proseso pang mga pinagdadaanan. Proseso. Hindi ka pwede pumapasok ng hilaw, tol. Oh. Alam mo yun? So, hindi porkit kamag-anak mo si ganito, anak ka ni ganito. Oo, kumbaga may privilege. May bagay. Walang... Meron siyang... May... Meron. Oh. Pero, sa in the end of the day, nandun pa rin sa tao yun. Nandun pa rin sa... It's just make it or break it. Paano mo nalaman, Dij, na ito? Ito na yung parang... Nung growing up, pare, nag-enjoy na ako eh. Nung kami na ni Kat... Nung kasama ko na ako si Catherine. Nag-growing up ako. Nag-enjoy ka na? alam mong growing up. Ibang growing up yun eh. Kasi growing up ako hindi. It's ganun, yung ganun. Lalim. Lalim pa lalim. Unang pelikula nyo ni ano? Or unang pelikula mo din dyan, no? Unang pelikula ko is... Yung ba yun? Mas Bilab. Mas Bilab. And then after that, she's dating the gangster na.
Yun. Malakas yung she's dating. Dating a dancer? She's dating the dancer? Wait lang po, pacheck lang po ng tita mo. Ano yung prosesong pinagdadaanan mo na hindi mo nagagawa sa dating a gangster tas sa Barcelona? Iba yung aktingan mo doon. And I think it comes with ano naman, maturity, di ba? Hindi mo pwede isabak sa ganung character na hindi mo pa naabot yung ganung maturity. So, yeah. Sakto naman kasi habang sa pagtanda ko, kasabay naman ng flow, yung character ko. Ano yung proseso mo na bago ka sumabak doon, na ngayon mature ka na? Oh, at siyempre, yung proseso mo dati na parang pinabasa mo lang yung screen tapos wala na. Oh, kasi iba na yung process pag siyempre, actor siyempre. Lalo pa yung sinabi mo na before growing up. Bilang isang veterano. Mature, bilang isang veterano. Bilang isang veterano. Yun lang. Ang ganda na. Amy, ano na yung proseso mo ngayon? Ano na yung pinaghandaan mo dun sa character mo? Paano mo siya pinag-aaralan? Iba na, tol. Siyempre, ibang level na nung pagkaseryoso dahil siyempre napansin ka na . Alam mo yun, napansin na yung abilidad mo. So, ngayon, wala na silang gagawin kundi pansinin na lang ng pansinin yun, di ba? So, paghahandaan mo talaga. Kailangan mo paghandaan kasi kailangan mo kahirapan, kailangan magugutom ka rin. At saka personally, ikaw gusto mo excel yung sarili mo every time, pare. Kasi growth yan eh. Alam mo yun, kapag hindi ka na nag-excel at hindi mo na nakikita yung growth mo, siyempre, sa bilang sa as an actor, mabuboard ka na rin. Method. Iba yung method. Masarap din pag-tripan yung method. Masarap method yung ano talaga eh. Masarap pag-tripan yun. Kinukuha mo yung pagkatao ng role eh. Mismo, tsaka yung bigat nun. Medyo ano lang, mahirap. Yun, bukod dun. Paano ka lumalabas? Kanyari, may ginawa ka isang project. Siyempre, matagal mo ginadala yung character mo eh. Paano ka lumalabas? Kasi si Angge, lumalabas siya. Bila siya nagbabakasyon after ng pelikula. Kailangan yun. Kailangan mo bumitaw. Anong proseso mo para bumitaw ka dun sa character na yun na... Ayun, diba? Ganun din kapatid. Kailangan mo rin mag-vacation din talaga. Dahil siyempre kapag nagtrabaho ka, nagsimula sa isang project, yun lang ang buhay mo sa ngayon eh. Diba? Lahat naman tayo tol sa trabaho kapag dumire-diretso ka, kailangan natin. Mababurnout ka kasi. Mismo. Hindi ka nag-vacation, so parang character mo. Pagkita sa pagkita. Yun talaga, Hindi ko Ano pang ano, did yung mga roles na gusto mo ng kampanan? Dream role mo siguro? Dream role. Wala, hirap ako sa tanong na yun. Yung dream role. Dream role. Wala akong dream role. Or yung ano lang, kunyari, bibigyan ka ng chance to remake a film or a role or a character. International or local. Anong trip mong gawin? May ligaw sa mga mafia films. Goodfellas, pare. Mga ganun. Yung gusto kong gawin, parang, di ba ginawa natin dito, mga Asong Salonga, mga Boy Golden. Trip mong gumawa ng ganun. Mas mga parang powerful. Period. Dream ko yun. Dream ko, gumawa na isang period film. Eh, hindi ka artista ngayon, siguro, natanong rin siguro sa'yo, sino ka ngayon? Siguro kasama pa rin ako dun sa banda ng Utuloy. Ano ba tugtugan nyo? Saka anong bass. Tugan. Ano, bangan nyo, si Carlito para. Banda nyo na. Yeah, man. Si Yusef. Si Carlito. Pero kung ano, halimbawa banda naman. Banda talaga, kung hindi ka si Daniel Padilla, wala mang banda. Banda. Pero kung ano, bibigyan ka ng chance, halimbawa nakapasok ka pa rin sa showbiz, pero hindi artista, ano gusto mo? Siyempre, simula tayo sa maliit. Pero dream natin maging... Ganon, maliit? Si Direct Pat. Maging director. Dream big kagad, no? Oo. No. Pero siyempre, yun nga, sinasabi natin, hindi natin pwedeng pasukin ng hilawang mga bagay. No? Kailangan natin yung mga armas tayo bago tayo pumasok. Sa datak. Yes. Siyempre, hindi lang si Daniel o si DJ ang as artista. Pero paano ka as a fan? Pag ako naging fan, parang Tito June, nag-research din ako. Totoo. Deep research pa rin. Pagka may isang interesado ako sa tao na to, talagang malalim, gusto kong makilala yung tao na yun kung paano siya umabot. Diba? Ganun. Parang tagal nung akala ko. Oo ba? 3 seconds yun. Ganun. Ano ba lang influences? Sa music ba rin? Bukod sa Oasis, nabanggit mo kanino, meron pa? Meron ka pa mga iniidolo ang mga grupo, banda, musikero sa foreigner? Siyempre, Beatles, number one. Doon naman tayo lahat nagsisimula, di ba? So, speaking of idolo, tapos yung mga nare-research mo talaga. Kamusta kayo ni Katton? Ayos na ayos, kapatid. Ayos na ayos. Masaya. Idol ko rin yun, Don. So, hindi, totoo. Idol ko yung partner ko na yan.
sumawi sa'yo. So maliban dun sa nagkatambalan kayo sa growing up, tama? Paano kayo una nagkakalala ni Kat? Una? Natandaan mo yung una mo siyang nakita? Yung bumagal yung mundo. Yung hindi, sa ano? Sa Showtime na kita kasi sa Showtime. Nagkaroon kami ng guesting. Tapos doon parang... Pero kasama ko pa si Julia. Parang ganun bigla, no? Siyempre magkatrabaho. Hindi, yun nga kasi si Julia at saka sila. Ano sila eh? Mga gawing bulilit eh. Alam mo yun? Eh ako funny, you know, mahilig ako manood ng TV bata pa ako. So, lahat sila kilala ko. So, nakita ako sila sa personal. Siyempre, starstruck ako to. Paano mo sinusuyo ang isang Katrin kung nasa kanya na kayo lahat? Simple lang yan to. Bulaklak lang, masaya na yun. Ano lang yun ito, masaya na yun. So, bigyan mo ng plastic para hindi nalalanta. Ano pa ginagawa mo yung misis mo to dyan? Easy! Misis ko! Ready na. So, maliban sa bulaklak, ano pa yung discarte? Para sa mga tulad namin na torpe na gwapo. Torpe lang to. Torpe lang. Torpe na may pambili ng bulaklak. Ano yung pwede namin gawin? Wala, hindi ko naman kayo pwedeng bigyan ng ano daw. Iba-iba tayo nung discarte doon. Hindi talaga ako magkakajowa this year. Gentleman ka lang. O, tayo na lang. Mag-ginoo ka lang dapat. Ginoo ka lang. Tsaka na medyo ka lang. Ang tunay na pag-ibig ay bulag sa metro ng Grab. Lalim na. Long distance relationship na yun. Ano yan, Tito Jun? Lumagpas na ng mga 500, tunay na pag-ibig na yan. LDR na yun. May toll na eh, no? May toll na, kaya Fairview na yan. Yung love letter dyan, dinadala na ng ibon. Binabato mo lang eh. Love you! Hindi na natin pwede tanong kung paano dumiskarte si Ditch kasi, di ba? Oo eh. Na iba-iba naman tayo. Iba-iba tayo ng sitwasyon. At saka yung mga padilya, may ibang charm talaga yan sa pangsusuyo. Na-try mo na. Hey, Dennis! Try ko na kayo. Dennis yung mas bata. Dennis yung naman yung matanda. Dennis yung naman yung ano. Kuya Ditch. Gano kami mga tito eh. Oo, tama-tama. Tama-tama. Honorary tito natin yan. Kuya. Sino unang na-inlap? Si Katrin o ikaw? Tawanan kayo. Kasi ganito yung mga tanong natin eh. So, sa Titus Tonight ba tayo? Ano to? No, 60 per minute. Ano, sagutin mo to. Kunyari meron dyan sa lamig. Linisan mo na rin. Linisan mo na rin. Ito yung magpapaiba sa atin sa Tito Sanay. Paano bilang si DJ, paano mo pinursu si Kat? Ayoko sabihin na paano mo trinabaho yung process. Para makuha yung puso niya. Paano yung proseso? Hindi ba yung parang ganito mula ngayon? Akin ka na. Hindi, tol, mahabang proseso. Yun naman na, kaya nga sabi ko sa inyo, idol ko yung si Katrin na hindi naging mabilis yung proseso. Mahabang proseso at kung pati sa airmat niya, di ba? Kailangan ko sinuwi yung airmat niya. Dati, pumibisita ako sa bahay niya, nililigaw ako, nakataxi lang ako. Araw-araw pumupunta ako. Hindi mo araw-araw. I mean, mahihari ako sa airmat niya pag araw-araw. Ano yung metro ng taxi doon? Umaabot ako mga 140. Mahal na yung time na yun. Mahal na yun. Hindi pa kailangan naibot. Tunay na pag-ibig ay bulag sa metro ng Grab. Wala, tsaka wala pang taxi. Grab nun, tol. Taxi pa yun. Saka ang tunay na umiibig, ano, pagdadaanan yung proseso na yun. Oo. So, taxi? Oo, yung may ano effort. Hindi, tsaka at least, di ba, andun, habang nangyayari yung ligawan, andun, yun ang pag-iisipan mo. At least siya, hindi rin niya minadali. Kaya nung mismo binigay niya yung matamis na oo na yun, napakatamis talaga. So, nandun ka ba dun sa taxi na mga 140 yung metro? Ano yung mga iniisip mo? Ano yung pumapasok sa isip? Saya yung pare ba yung mga panahon excited na in love ka eh, di ba? It's excited ka. Sa taxi ka, pauwi ka, nakangiti ka lang. Share mo yan, sinimulan mo ito. Huwag na. Kalesa si Tito Jun, kalesa pa to. Kalesa. Lumat ka
damit namin, hinabi pa sa pinya. Yung mga kasama niya sa kali, mga katipunero. Hinabi pa sa pinya. Yan yung mga tropa ni Rizal. Meron ka bang sa pinaka-nakakatawa mo or memorable na experience sa mga tagahanga? First time na dinumog siguro. Yeah, yeah, ano nagsisimula? May mga video na umiiyak yung mga babae, tas I love you DJ. And then, hindi. Diba? Iba yung nagsisimula. Iba yung nagsisimula ka. Iba yung feeling na nagganon ka nung winelcome ng mga tao na yun. Tsaka ako lagi ko na-appreciate yun to. Dahil nagising naman ako dati nang walang mga ganun. So, ngayon na may ganun laging ako. Hindi ka ba na ako confused na parang wala ka sa mood tapos bigla may papapicture sa'yo tapos kailangan mo mag-shift committee bigla, di ba? Pero kahit na sa mood, di ba? Siyempre, mahirap din yung mag-shift bigla, eh. No? Hindi, ako naman kasi nakilala ako ng mga tunay na mga, kumbaga, supporters natin, eh. Na pag, well, kunyari, bagong gising ako, bumaba ako ng auto na. Sinasabi ko, eh. Sabi ko, mamaya na. Pag-gising ko. Binigyan nila ako ng... Mamaya na. Kaya gising ko. Pero nasa mall. Sari, abot ko lang po yung bill nyo. Hindi po nebo yan. Nakatulog. Mesa. Hindi. Yun lang. Ganun lang. Tinanggap naman nila yung pagiging totoo nun. So, ako rin mas ma-appreciate ko. Tsaka maganda ganun. Naman yung pagkasabi. Tsaka, pag, alam mo yun, kasi mahirap din magpangga hanggang sumabog ka na lang. Diba? So, sabi nga ni DJ, appreciate namin yung mga titos, titas, and pamangkins namin na 14,000 subscribers na tayo. Winish ninyo. Winish ni Tito Jomo yan. Hindi ko sana 14,000. Abot na tayo ng 1 million. 1 million. Maraming salamat. Thank you, DJ. Thank you. Ingat, Tito Jun. Tito Jun. Gaabang na yung kalesa niya. Tito Jun! Hindi pa na. Bumili niyo ng plane ticket. Boy, tayo pa sa isa mo. Ito. Anong pinaka namimiss mo, DJ, sa mula noon na hindi mo na nagagawa ngayon? Punta ng mall. Yung simpleng pagpunta ng mall, di ba? Makapunta naman ako ng mall ngayon. Nakamunta pa rin naman ako. Hindi, yung aking kwento nga kay, kasi tumirad din daw siya dito, sa Manda. Taga dito ako sa Manda. Wala akong ginawa nung hindi gumala pa. May mga tropa ko dun. Gala lang kami ng gala sa crossing, sa Mega Mall. Ito lang naman bibilin, pare, tambay ka lang. Hindi, dyan kasi pag galing ka dyan sa may California Gardens, pwede mo nang lakarin yung Mega Mall eh. Pwede ka nang umabot ng Shangri-La. So. Ano, walk trip lang ba? Walk trip kami, kasi bigla kami nanalabak eh. Naghahanap kayo ng kami. Walk trip lang yung usapan. Yung pala yung sumabak sa akin dati. Pagkatingin ah. Wala, gano'n lang talaga yung mata niya eh. Iyak ako na iyak eh. Si Dej kasi nakilala natin, or siguro kami na mas malapit sa kanya, tayo, malapit sa kanya, bilang fan ng Luma. Fan ng Visit. Doon siya, siguro doon ka nahulma. Ano favorite ano mo? Favorite era mo ng music siguro. Kasi mula 50s, 60s, nakikinig ka ng ganun eh. Idol ko rin talaga kasi si Sinatra pa. Eh. Sinatra. Yeah, man. 40s ba Sinatra? Pag-google na lang po. 50s, 60s. 50s, 60s. Huwag din magbibigat si Sinatra. Wala na, tol. Pero si Tony Bennett, boy pa rin. Iniiwasan ko yung si Sinatra, pare. Bakit? Kasi sa amin, pag may kumakanta ng My Way, namamatay. May waiver ka daw. Magkakanta ng My Way, pagkar maka-waiver. Walang kinalaman ng establishment kung anong mangyari sa'yo. Old soul si DJ. Old soul. O si Ijun kasi old lang eh. Old man eh. Dirty old man. Ituloy pa daw natin mamaya sa old na lang tayo. Kung okay lang, ano ang theme song niya ni Catherine? Theme song namin ni Catherine? Kasi dami niyo. Mula Must Be Love, Growing Up, magkasama na kayo eh. Siyempre, nag-iiba rin yan throughout the year. Hey, dahil nandun na tayo sa Luma. Trip namin yung kanta ni Nat King Cole na L-O-V-E. Alam niyo ba yan? Paano yun? Paano? L-O-V-E. Love. Yeah. Yan. Early. Yeah. Alam ko yun eh. Mga Post Malone na yung alam ko eh. Wow! Post Malone! Post Malone na yung alam ko eh. Sylvester Malone! Kamag-anak ni Dino. Ni Malone na... Kyle Malone. Kyle Malone. Stockton to Malone. Yay! Dito joke. Oh, doon na tayo sa mga kanta. Chill song. Chill song. Go to chill song. Go to chill song ko. Biglang zen mode ka. Ano ako? Highways of My Life ng IC Brothers. Yeah. Alam ba yan? Spam music. Spam music. No money. No honey. Spam music. Ano ba yun? Yung ano? Yung tumutugtog ka ba sinabi sa'yo? Face up na po, sir. Yung isa yun, Zen song. Zen song ni Tito Jun. Hindi ka seryoso ng Zen song mo. Yung nare-relax ka.
Ikutin na natin to. Ako? Madami akong senso. Ang hirap pala interview yung distrito dyan. Siyempre mga Brian Eno, mga ganyan. Wow. Esoteric talaga. Sophisticated yung mga. Ano ba kami? Mataas yung taste namin sa pagdating sa... Ikaw, Tito Jim. Ay, Tito Jim. What a friend. Mga Joji. Si Joji. Joji Isla. Joji din siya eh. Parang Asian. Oh, maganda yung si Joji. Lo-fi music. Lo-fi Japanese. Pero pakinggan ko yung si Joji. Sanctuary. Oh, millennial to si Joji. Madami rin ako. Hindi ako mapag-isip ng isa lang. Ako ngayon, ano eh. Ako, meron pa akong last eh. Pag-Zen music ko. Ano? Rockstar! Rockstar! Yung send. Yun ang maririnig mo sa Masai yan. Rockstar! Pinupunts pa! Rockstar! Pinupunts pa! Rockstar! Ikaw, kinala mo ba si Batang Pasaway, Rockstar? Oo, oh, naririnig natin yan. Yung may iwasan marinig yun. Idol yun. Galing nung... Pero parang mas pump-up song yun. Pump-up. Ikaw, DJ. Pump-up mo. Pampabuhay. Pampabuhay. Basketball. Ano, rock music na. Doon napapasok yung mga Oasis. Masyado malawak. Fighters to, doon din Nirvana. Oh, Nirvana. Mm-hmm. Yeah, man. Foo Fighters. Foo, Dave Grohl, solid si Dave Grohl. Ako kasi Don't Stop Me Now ng Queen. Pagka narinig yun, wala. Pero solid. Solid Freddie Mercury, man. Thank you very much. Natatanda. Natatanda. So, mahilig ka rin talaga sa mga lumang bagay. Gusto mo ba si Dito Joe? Gusto ko ba? Kaya ako pumayag dito, tol eh. Lumang bagay. Speaking of luma ulit, ano to, Jun? Hindi, mahilig ka talaga sa ano. May bantana, mahilig ka talaga sa mga lumang mga sasakyan. Motor. Pero bago mo sagutin yan, magbabalik kami sa next episode. Kasi ng airmat mo ito, Joma. Ako una? Mauna na kayo. Susundan ko ang pacing nyo, Tod. Okay! Joma, forgive me, ha? You know?